Yun, welcome back guys sa ating channel. This is Rod again from Rodworks TV. Ngayon sa video na to, mag-share kami sa inyo kung paano gamitin yung ating yan, air compressor. No? Saan ba ginagamit yung air compressor? No? Ano bang matutulong sa atin sa mga paggawa nito? So maraming may tutulong ang compressor mga guys. Gamitin natin yan, lalo na sa ating pag-attacker. Diba? So, meron ako rito, gun-attacker. So, kinakasan natin yan, yung pinaka-fittings dun sa ating compressor, sa hose ng compressor natin, para mapabilis yung paggawa natin. Okay, pamalikabok, pwede gamitin natin ito. No? So, pang bugaw sa mga dumi, pwede ito mga guys. Yung compressor, ginagamit din natin yan sa paint, no? Pag i-spray tayo, diba? Para mabilis yung paggawa natin. Pag i-duko, yan, diba? Mga duko varnish. O pwede ito mga guys gamitin. So, meron ako dito, no? Yung tatak niya, yung brand niya is Rigid, no? Yan. So, 2 horsepower to mga guys, no? Direct yung pinaka makina nito diretso na yung ano yan, hindi siya yung pan belt drive. So, ang parts nito meron siyang handle no, para pabuwatin natin papunta sa ibang area, from one area to one area. So nabubuwat ito no. So tapos meron siya ritong L filter yan. Yan. So pag nababaraan na ito mga guys, marami na likabok, pwedeng sprayhan natin yan, tanggalin, linisin, tapos ibabalik natin uli. Ayan. So, sa harapan naman sa akin dito, nandito yung pinaka oil gauge nya. Ayan. So check natin yan. Yung langis nya lagi, kung madumi na, kung malapot na, tapos di kaya ay wala na sa level. No? So need natin yan i-check. Yung langis. Tapos nandito yung pinaka drain cock nyan sa baba nitong pinaka makina. So ito yung makina nya. So, ito naman yung pinaka on-off switch niya, no? So, pag-off natin yan, angat lang. Yan, pag-on, bababa lang natin. So, meron sa dalawang gauge, kung napansin yung mga guys. No, yung unang gauge niyan, yun yung nagsasabi sa atin kung ilan ang PSI nakakarga sa tangke natin. So, yung sa akin dito is dalawang tangke siya. So, hotdog, dalawang hotdog type, no? So, ito yung magsasabi sa atin kung ilan naman ng PSI ng tangke natin. Yung kabila naman, no? Ito naman nagtuturo sa atin o nagsasabi kung ilan ang hangin na pumapasok dun sa gamit na nakakabit sa atin. Kung halimbawa, ito nakaset to guys na 75, no? Kasi ang gamit namin lagi dito is tacker. So, sapat na yan para ibaon yung tacker nail. Tsaka sa spray gun naman, sapat yung para ibuga yung 75 PSI na maayos yung pintura natin. No? Halimbawa, tapos din umamit sa maghapon. No? At kung napansin natin na may mga tubig na na sumasama dun sa hose natin o sa binubuga natin na spray, sumasama na yung tubig. O ito lang yun mga guys. Nasa left side naman nakalagay sa akin. Yan. So mayroon sa dito yung drain cap, no? So i-release natin yung hangin, hilahin natin to, no? Pag nahila natin yan, i-release yung hangin. Pag naubos na yung hangin yung mga guys, baba naman natin yung drain para yung tubig natitiktik, hindi kakalawangin kagad yung tangki natin. So, ikabit natin siya sa tacker gun natin, mga guys, ha? Yan. So, importante lang sa, natin, sa ating compressor, o kaya sa ating mga gamit, i-check natin, mga guys, no, na walang singaw. Yan, singaw. Singaw din dito. No, kasi mahalaga yan. Pag singaw kasi, yung compressor natin, automatic yan. Pag naramdaman niya na bumaba na yung hangin, dahil sa mga singaw ng mga gamit natin, andaruli yan.
So kukusun muna naman tayo ng mga electrical bills natin. So panay andar niya, panay din yung kuryente niya. So para makatipid tayo, check natin yung mga fittings. Yan, kailangan yan, lalagyan natin ng Teflon. Yan, tine-teflon ko yan yung mga sulok. So bumili ako ng fittings, no? Yan. Tapos kasama yan sa set na pag bumili ng mga fittings natin. So mag-testing tayo mga guys. Takasa tayo. Sa tacker nail, dalawang tacker na ginagamit kong bala, no? Meron akong 30mm. Tsaka itong 50mm. Ginagamit ko sa solid wood. Pagka 30 sa mga plywood natin. So testing tayo mga guys. Yon. So halimbawa, magdikit tayo ng dalawang marin, no? So tacker natin to. Okay lang yun guys, no? So mag-jointing tayo, halimbawa. Diba? Dikit agad yan. Tibay yung mga guys, oh. Yeah? So, okay ang gamit natin. Attacker, mabilis. Para nag-assemble tayo ng mga cabinet. So, pwede yung palitan. Magandang-gandang fittings mga guys, oh. Palit ka. Halimbawa, papahangin ka naman. So, ito. Yan. Natin, ha? Buli pagtabuli ng aligabok. Yan. Useful talaga guys, no? Yung tacker natin. So, nag-spray naman tayo, ba? Spray tayo ng ano. Okay itong fitting si ganito. Yan. Okay naman tayo, bubulan man. So, ginawa ko lang dyan. No? Sa host, bumili ako ng mga fittings niya. No? So ito naman pagbigay sa akin, kasama na siyang hose. So existing na. Bumili na ako ng mga fittings na pagkakabitan. So dito kinakabit yan. Yan. Diba? So, ganoon na siya mga guys. Tutulak mo lang. Ano? Diba? Automatic kakasa siya. So pag halimbawa, dalawang hose gamitin mo, papalit ka lang. Naman doon sa kabila. Yan, bawa, dalawang hose gamitin mo. Isa nakakabit, tacker. Isa naman sa spray paint natin. So, papalit ka lang dito. No? So, bala ko rin bumili ng yung dalawahan nito para nakakasan yung dalawang hose natin para mabilis. Yun, sumalaga mga guys, no? Na lagi natin i-maintenance yung ating air compressor. Check natin yung langis niya, no? Kung kailangan palitan, palitan natin mga guys, no? So pag halimbawa yung air filter natin marumi na, so bugahan natin, linisin natin, no? Tapos ibalik natin ulit para maayos yung compressor natin, no? So kung may mga air leakage, yung mga hose butas na, walang mga Teflon yung gamit natin na nakasalpak doon, check natin yung mga guys. Kung kailangan palitan yung hose, palitan natin yung hose. Importante yung mga guys para hindi hirap yung makina natin sa kakaandar pag nagbaba yung pinaka air tank natin. Pag naramdaman niya yan na humina na air tank, andar naman yung makina natin. So kailangan yun para makatipid tayo ng electrical bill natin,
no? Tsaka yung makina natin, hindi mahihirapan mga guys. Tapos, kung may comment kayo, no? Comment down below. No? Pag-usapan natin at sagutin natin nga guys sa mga kaya natin sagutin. At kung kayong kinalapadpad sa channel namin at like mo ganito mga video at content nito, mag-subscribe ka, then pindutin mo yung bell notification para updated kayo sa mga video na ina-upload natin. Shout out pala sa idol natin dyan, Mawik Marcelo ng Look Romblon. So thank you guys sa papanonood na ating mga video at maraming kinatutunan. Salamat sa inyo. Romel Torres, no, Boss Romel, thank you for watching us from Australia. Shout out sa inyo mga idol. Ingat kayo dyan.